Kumusta mga kabasketball? Ito na ang NBA rason ng iSport Zone para sa mga pinakahuling laban ngayong araw na ito. Sisilipin natin ang magagandang performances sa bawat laro kung sino-sino nga ba ang kumamada sa mga labanan. Unahin natin ang Charlotte Hornets at ang Washington Wizards. Hot na hot ngayon ang Wizards mga kabasketball pero tinalo sila rito ng Hornets sa likod ng 32 points. Itong si Terry Rozier pero naghalimaw naman itong si Harrell, 24 points, 18 rebounds. LaMelo Ball, ibang klase rin, 28 points, 13 rebounds, 7 assists. At tuloy naman ang pag-angat nitong Brooklyn Nets sa ibabaw ng Eastern Conference. 13-5 na sila ngayon pagkatapos ng 3-game winning streak. Ang pinakahuli nga ay ito sa Cleveland Cavaliers, Kevin Durant, 27 points. Dikit lang ang laban, LaMarcus Aldridge, double-double, 21 points, 11 rebounds. James Harden, 14 points, 14 assists. Speaking of winning streak, ito namang si Trae Young ay pinangunahan ang Atlanta Hawks over OKC Thunder 113-101, 30 points, 5 sunod-sunod na panalo na. Nasa 500 percentage na ngayon ang Atlanta Hawks, 9 wins and 9 losses. Ang OKC ay pinangunahan ng kanilang rookie si Josh Giddey. Gaya ng inaasahan, tinalo ng Celtics, tinambakan ang Houston Rockets 108-90, Jason Tatum, 30 points. 10 wins and 8 losses na ngayon ang Boston Celtics, samantalang ang Houston Rockets, grabe, 1 win, 16 losses. Makakagawa yata ng record ang Rockets ngayong season, ano? At itong Minnesota Timberwolves winning streak din, pang-apat na sunod na panalo nila sa likod ng monster game ni Karl Anthony Towns, 28 points, 10 rebounds. 6 na players ang nag-double digits, Anthony Edwards, 18 points, 7 rebounds. Ang Minnesota ngayon ay meron ng 8 wins and 9 losses sa likod ng Lakers. Ito namang pangalawang team sa Eastern Conference na Chicago Bulls ay tinambakan ng pang-13 na Indiana Pacers, 32 points, 109-77. Obvious na depensa ang dahilan ng panalong ito. Siyempre, si Miles Turner, league-leading shot blocker, sa bonus 21 points. At tambakan party din ang Milwaukee Bucks sa Orlando Magic, 123-92. Giannis Antetokounmpo, hindi kinailangan masyadong gumawa rito. 7 players in double digits, pinangunahan ni Jrue Holiday, 18.6 rebounds and 4 assists. Ang Bucks ngayon ay pang-7 sa East, 10 wins and 8 losses. Tinalo naman ng Phoenix Suns ang San Antonio Spurs, 115-111. Devin Booker, 23 points. At tuloy pa rin ang malupit na winning streak nitong Phoenix Suns, 13th straight mga kabasketball. Pangalawa sila sa Western Conference, 14 wins and 3 losses. Ito ang ikalimang sunod na talo ng San Antonio. Ang Utah Jazz naman, pinakawalan ang panalo. Lamang sila ng 3 quarters. Pero hindi nila nakayanan ang ratsada nitong si Ja Morant, 32 points, 1 point lang na panalo, 119-118. At ito ang winning basket, ang bayani si Jaren Jackson Jr. from Rainbow Country. At no Tobias Harris, no Joel Embiid, no problem para sa Philadelphia 76ers. Panalo sila laban sa Kings, 102-94. Sa likod ng 24 points ni Tyrese Maxey, tabla ang 76ers at ang Milwaukee Bucks sa 8th place sa East with 10 wins and 8 losses. Tuloy ang excitement sa NBA, nakuha na ng Brooklyn Nets ang solo leadership sa East, samantalang ang Phoenix Suns ay kumakatok lamang sa likod ng Golden State Warriors. Para sa mga Axie players o managers na naghahanap ng mabilis at mapagkakatiwala ang wealth seller, pumunta lang kayo sa Axel Crypto Exchange sa Facebook. Sila yung dating Justin Axie Shop. Type nyo lang sa inyong browser, facebook.com/AxelCryptoExchange. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.